pambansang loyalista. Di ko mo makikita, pambansang loyalista. Di ko makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres, pambansang loyalista. Ito ang the best. Mga ka-PL, di ba kakatrending pa lang ni Senator Robin Padilla dahil doon sa iMove, Tagalog version speech niya sa Senado? O ngayon, ayan, trending na naman po dahil sa isang interview, nasabi niya po na ang amo niya si Tatay Digong at wala nang iba. Sa palagay ninyo, tama po ang tinura ng ating buting senador, mga ka-PL. O, pag-usapan po natin at may video ipapanood ko sa inyo. Pero bago ko lang po simulan, makikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. O, ito na ho ang video, mga ka-PL. Panuuri na po natin, 3 minutes mahigit, pagtsagaan po natin. Okay? Ang aking pong katapatan, ang mula umpisa hanggang huli, yan po ay inaalay ko po kay dating Pangulo, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ako po ay kumikilos dito bilang isang mambabatas sa anino ng ating mahal na dating Pangulo. Ako po'y hindi kailanman babaklas. Ito po ano na po ito? Wala pong ano dito, yung babawiin yung salita. Hindi po, mag-resign na lang po ako. Magiging mambabatas kung ako po ay mapupunta sa ibang amo. Isa lang po ang amo ko. At yan po ay si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Yung pong pag-resign ko bilang Vice President po, yan po ay yan po kasi ay mahirap na trabaho po yan. Yan po ay inihingi po niyan ang maraming oras. Kasi lalo na po ngayon ano, na nagiging usap-usapan ang politika sa lahat ng sulok na lang ng Senado, ng kamara, masyado na pong maanghang ang usapan ng politika. Hindi ko po ako na papabilang ngayon dyan sa usapan na yan dahil ako po ay talagang ang aking po oras ay nasa Senado. Parang unfair, parang hindi naman po tama na parang ako ay walang ginagawa. Siyempre, hindi ko po kasi kaya yon. Senador, hindi po ako naging ganun kahit na sa buong buhay ko, kahit ang tingin sa akin ng tao ay bad boy. Hindi po ako naging irresponsible sa buong buhay ko. Napakahirap po na binigyan ka ng isang trabaho nang hindi mo naman nagagampanan. Ang hirap po nun. Parang ang habang nagkakaroon po ng mga alingas-ngas, nagkakaroon ng mga hidwaan, ako ang tinatanong ng mga tao, ano ba ang nangyayari? Ikaw ang Vice President dyan. Parang po mga nagiging mangmang ako, hindi ko masagot. Sabi ko, teka muna, mas maganda po siguro ako po'y maging membro na lang muna para malaman ko muna kung ano yung politika. Sorry po, talagang ako'y nag-umihingi ng paumanhin sa maraming tao na sa palagay po nila mangmang ako sa politika, bagamat ang pamilya po namin may 100 taon na sa politika. Sorry po, hindi po ako talaga politiko. Kaya marami po akong mga tanong nila na hindi ko masagot. Pangit naman po para sa isang executive vice president na hindi mo matanong ang mga patungkol sa bagay sa politika. Kaya po ako nag-resign. Yun po para sa akin ibigay na lang natin po itong position na to sa mga katanungan po. Ayun. Maliwanag mga ka-PL, pero ngayon lilinawin ko rin po sa mga taga-suporta po ng ating butihing senador na si Robin Padilla, taga-suporta din po ako. Hindi ko po siya
kinukutya. Hindi ko po siya kinakantsawan, hindi ko po siya pinagtatawanan. Reaction video lamang po itong sa akin tungkol po doon sa mga sinabi niya. Ang una niya pong sinabi, mga ka-PL, katapatan. Okay ako doon, walang question. Katapatan kanino? Sa dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Alam po natin yan dahil naging matalik po silang magkaibigan. At kung hindi po ako nagkakamali, mga ka-PL, si Tatay Digong po ang nag-udyok sa kanya para pasukin itong politika, maging senador siya. Kasi nakikita po ni Tatay Digong na ang puso't isipan niya pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa taong bayan. Diba? Ayos, pero may kulang. Bakit? Kung may katapatan siya sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat meron din pong katapatan sa kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Bakit? Kinupkup siya eh. Noong campaign period, tinanggap siya sa unit team. Hindi naging maramot si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Kung saan ang unit team noon, naroon din siya. Hindi siya pinagdamutan, mga ka-PL. Bakit niya nasabi na ang katapatan niya lang ay na kay Tatay Digong at wala kay Pangulong Bongbong Marcos? May kulang po, butihing senador. Dapat idinamay po ninyo ang kasalukuyang Pangulo sa katapatan ninyo sa dating Pangulo. Nakuha niyo po, Idol Robin Padilla. Oh. Pangalawang sinabi niya po, bilang isang mambabatas ay kumikilos daw po siya, mga ka-PL, bilang anino ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mabuti yan. Bakit? Eh alam naman natin ang naging trabaho ni Tatay Digong noong siya pa ang Pangulo ng ating bansa. Hindi madali pagpasok pa lang ng pandemya. Kung hindi siya ang Pangulo natin, kung dilawan ang Pangulo natin, mga ka-PL, siguro yung bilang na mga nangamamatay dahil sa sakit ng COVID, baka duble o triple pa. Mabuti na lamang at si Tatay Digong at ang ayuda, nako. Hindi man ako nakatanggap ng ayuda, okay lang po 'yun, pero hindi po nagkukulang si Tatay Digong noong lumaganap itong pandemya. Mabuti na lamang po at siya. At ito po ang sinusundan ngayon ni Senator Robin Padilla. Dito na po tayo sa pangatlo, mga ka-PL. Nasabi niya na ang amo niya ay si Tatay Digong. Maling-mali po, butihing senador. Naku, magseselos po ang taong bayan niyan. Bakit? Ang nagpapasahod po sa inyo, tandaan ninyo, butihing senador, ang taong bayan po. At hindi po si Tatay Digong, o kita nyo ngayon sa social media, pinutakti po kayo ng bash. Mali ho kasi yung sinabi ninyo eh. No? Tama na yung sinabi mo na ang katapatan mo. Di baling, hindi mo na isama si PBBM. Ang katapatan mo na lang na kay Tatay Digong. Pero sabihin mo na ang amo ninyo eh si Tatay Digong, maling-mali po yun. Ang nagpapasahod po sa inyo ang taong bayan, uulitin ko po. Okay? Pang-apat, mga ka-PL. Maraming nag-chat-chat sa akin na bakit daw siya nag-resign sa PDP Laban. Ano daw ba ang problema ng PDP Laban? Meron daw bang girian? Wala akong maisagot sa mga nag-chat-chat sa akin. Sabi ko, hayaan nyo po, baka sa mga susunod na araw, malalaman din natin kung ano ang dahilan, bakit siya nag-resign. O eto po, sa kanya na mismo nanggaling. Sinabi niya na hindi niya kayang gampanan ang pagiging Executive Vice President ng PDP Laban. At nabanggit niya pa, mga ka-PL, na may alingas-ngas. No? Diba? May alingas-ngas. O baka nga, totoo, ang hinala ng ating mga kababayan doon sa mga nag-chat sa akin na baka mayroong alingas-ngas.
sa loob ng PDP Laban tulad ng Lakas CMD. Kaya siya nag-resign. Ano po sa palagay ninyo, mga ka-PN, sa mga sinabi ng ating butihing senador, unang-una, sa katapatan niya sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, na ang amo niya lang daw po ay si Tatay Digong at wala ng iba. Okay? Pakicomment lang po. Hanggang dito lamang tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.